No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esqueda. Good evening, guys. Welcome to another episode of Facts First. Ako po si Christian Esqueda. Dito sa ako, nasaan ako? Good morning. Medyo, pasensya na kayo ako. Medyo pupungas-pungas pa ako. It's 6:30 in the morning here in Toronto, Canada. Pero importante po itong pag-uusapan natin para mas maintindihan nyo kung meron ba talaga nangyaring kababalaghan o kaduda-duda dito sa nakaraang eleksyon. Pag-uusapan po natin yung agam-agam at duda na madalas ipinilalabas sa social media ng maraming marami sa inyo na hindi po naniniwala dito sa kinalabasang resulta ng eleksyon. Baka sabihin ng iba, tapos na eleksyon bakit pa pinag-uusapan yan? Well, that's also a valid point, pero kaya natin ito itatackle for this episode tonight ay dahil nagkaroon ng Supreme Court petition ng isang grupo led by a former Undersecretary of the Department of Information and Communications Technology. Meron siya mga pinapakitang datos questioning the bulk of votes supposedly transmitted during the first hour. So makakausap natin siya ngayong gabi. At the same time, meron din tayong makakausap na isang election lawyer who has been trying to put into perspective yung allegations coming from those of you who are not buying the results of the elections. Ang suggestion ko lang sa inyo, and I strongly urge all of you, unawain yung mabuti yung sustansya ng pag-uusapan natin dito. Try to suspend your biases first. Pag-usapan natin yung datos, yung facts. Okay? Our first guest is is one of the petitioners before the Supreme Court, si former DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. Good evening, sir. Thank you for joining us. Gabi. Magandang gabi at salamat sa pag-imbita sa amin sa programa mo, Christian. Okay. Ang second guest po natin ay isang veteranong election lawyer, miski syempre sa sa kanya bata pa siya pero veteranong-veterano na to, okay, sa election lawyer, si Attorney Emil Marañon III. Emil? Hi, Christian. Hi, Sir Rio. Magandang gabi po. Hi, Attorney Emil. Si Attorney Emil, for context, para for disclosure din, he was one of the lawyers who helped former Vice President Lenny Robredo during the elections. Ayan. Kasi maraming umaaway kay Emil, no? Ano yan? Kakampik yan. Kakampik. Kasama niya yan. Wala na kulay dapat ngayon. Oo nga. So pag-uusapan natin yung facts ngayon na yung datos mismo. Okay. Sige, let's start with the former USEC Eliseo Rio. Sir, ano ba yung allegations nyo? Ano yung gusto nyo mangyari? Kaya kayo nag-petition sa Supreme Court? Bago niyan, Christian, pwede ko lang ipakita ko this is relevant to our this is relevant to our discussion, no? Mga 2 minutes lang. Ito yung petition, sir, na pinadala sa Supreme Court ng April 13, 2022, no? Or less than one month before the May 9 election. At isa rito ay nakikita nyo is of course si Dr. Nelson Celis, who is now the COMELEC commissioner, no? At dito rin ay si Attorney Melchor Magdamo, he's also with the COMELEC right now. What is this petition all about, no? Ito ay versus COMELEC, no? And the petition is for mandamus to compel the respondent COMELEC to assert its authority over the foreign election technology provider, which is Smartmatic, no? Okay. Because sa kanilang petition ay sinasaad nila, no, itong it is now relevant to this discussion because kinu-question nila ito na yung COMELEC by allowing Smartmatic to short circuit the mandatory ladder system of our election, no? Now this has been going on in the Omnibus Election Code for 40 years na ito, no? But when Smartmatic came on 2010, ay parang hindi na ito nasusunod. I'm saying this because doon sa post ni Attorney Emil na sinasabi niya na
nasunod itong ladderized na systems in this 2022 election. Yes, sir. Mamaya natin himayin yan. No? Isa lang muna natin yung discussion. Ano ba yung bintang? Okay. Ano yung agam-agam ng grupo nyo? Bakit ano yung nare-raise yung issues regarding the results? Well, of course, yung lumabas yung result the first hour, 8:02 noong May 9, nagpalabas yung transparency server ng 20 million votes kagad. No? Nagduda na kami rito because ito ang pinakamataas na bilang. No? Nag-peak sa first hour pa lang ay ito ang pinakamataas na bilang sa buong history natin siguro. No? Nakapagbilang tayo ng ganito kalaki. No? And in that first hour, sa unang oras na yan, mayroon pang gagawin yung mga teachers yung sa election board na mga administrative mother, pagsara nila ng boto, mag-print muna sila ng 8 copies ng election returns. Yes, and that takes from our time and motion study. Ako yung naging CAC, Comelec Advisory Council Chairperson, noong 2019 election. No? And ito yung pa namin na it takes yung administrative matter from closing to transmission takes at least, no, kung walang abiri at lahat, 30 minutes. No? Okay. So, ang kinakuha namin ito, sa pinapalabas ng transmission at ng transparent server na from 7:30, the earliest time that, you know, at transmission could have started, to 8:02, no, nung napalabas sila ng 20 million, nakapagbilang sila in that 30 minutes, 20 million, no? Pero nakapagduda-duda, in the next hour, from 8 to 9, ay bakit 13.2 million lang ang nabilang nila and every hour thereafter, pababa ng pababa na. So, yung pinakamataas na bilang doon sa 30 minutes na yon. First hour. So, first hour, no? And in that first hour, mayroon pang ginagawa na administrative matters. No? So, okay. Doon sa second hour, wala nang administrative matters. Nakapag-print na lahat. Pero bakit 13.2 million lang nabilang? Okay. Nagsulat kami sa Comelec noong July 15. You know, can you please show that you have enough VCM transmission in the first hour to account for the 20 million? No? Kung talagang mayroong ganyang kadaming ERs na napadala na 20 million ang nabilang nyo. No? Itong napakita namin, ito ay magpapakita na yung pagpadala to the central server at sa transparency server ay at the same time. No? Kita nyo ang in this particular transmission report, 8:05, no? 8:05 lang pinapadala. So this is one of the earliest transmission report. Doon sa susunod okay. Pasagutin natin si Emil Maranyo, no? Pasagutin muna natin, sir, okay? Emil. Is there something fishy about that? Yung masyadong mabilis, tapos during the first hour, nakapag-transmit agad supposedly ng peak, nasa 20 million votes. Tapos sabi during the first 17 minutes, 1.5 million votes. Is there something unusual about this? Yung masyadong mabilis daw. Emil, naka-mute ka. Unang-una kasi yung perspective ko as an election lawyer, no? So tinitingnan ko parate, ano ba yung count na nagmamatter? Anong transmission na nagmamatter? So yun yung pinaka-importante. So we have to take note that, of course, contrary to sa sinabi ni Sir Crio, is that hindi doon nasunod yung ladderized system of transmission. But of course, all of us na nasa ground na nag-observe last election, when we talk about the ladderized system of transmission, that would mean na yung resulta mula doon sa presinto, pinapadala ng VCM to the next level canvassing board, which is the Municipal Board of Canvassers, or in case of cities, ito yung tinatawag the City Board of Canvassers or CBOC. Then after noon, iipunin lahat, aantayin lahat ng boto galing sa lahat ng barangay, dun sa municipal level, city level. Pag nakumpleto yon, ibabato yon
sa tinatawag na PBOC or the Provincial Board of Canvassers. Tapos from the Provincial Board of Canvassers, ibabato yung akyat sa National Board of Canvassers, either yung COMELEC doon sa canvassing ng senator or doon sa Congress na umuupong National Board of Canvasser for President and Vice President. So ito yung tinatawag natin na ladderized system of transmission. So sa perspektibo ng batas, yung official count would be the one na dumadaan doon sa tinatawag nating ladderized system of transmission. So ang question, bakit yan yung official count? Because we have to accept the fact na hindi naman po kumpleto yung transmission all the time. So there are instances na hindi nakakasend o nakakatransmit yung VCM for various reasons. For example, walang signal doon sa isang presinto, kunwari sa malayong isla sa Tawi-Tawi, walang signal. O ang ginagawa ng COMELEC, nagsusupply siya na tinatawag na beacon or ibig sabihin access sa may satellite transmission. But there are instances na hindi gumagana yan. That is why ang protocol niyan is i-attempt kung ipapadala, manghihiram ka ng transmission device sa kabilang presinto na gumagana, that ililipat mo yung makina doon sa lugar sa school na may pinakamalakas na signal, or gagawin mo, kung hindi talaga masend doon sa school, dadalhin mo yung makina doon sa canvassing center, i-attempt mo pa rin. Pag hindi pa rin siya, ang gagawin mo na, i-manually upload mo na. So yung card mula sa VCM, i-insert mo doon sa CCS para ma-manually upload. So in these instances, hindi nagre-reflect kung manual yung uploading noon, hindi yun na-upload sa transparency server, pero nag-a-appear siya doon sa count ng municipal or city board of canvassers. So kumbaga, ang system of ladderized transmission would ensure yung 100% na boto na bibilang lahat bago niya ibato sa next level canvassing board. Okay. So ito yung tinatawag na ladderized system of transmission. So Emil, yung unang na-raise kanina, no? Unusual ba na ano, within the first 17 minutes, 1.5 million agad yung na-transmit through the transparency server? Sabi ni Yusek Rio, dapat mga 30 minutes muna bago nag-transmit yung mga presinto because they needed to print at least eight election returns. Okay. Unang-una kasi, I have to clarify. Actually, I'm not really dismissing the fact na hindi ko naman sinasabi na sobrang linis or walang dayaan last election. It's just that I'm trying to explain yung theory of fraud, and I'm trying to explain it from my perspective and from my experience as an election lawyer and also having worked inside COMELEC for 5 years. So kasabay ko si Com Lagman when he served as commissioner ng COMELEC. So what I'm trying to say is that unang-unang question lang is kung mandadaya ka, bakit transparency server kung in the first place hindi naman siya yung official count? So from a perspective of an election cheater, kung mandadaya man ako, I should be tinkering on the official count. Why would I tinker on the transparency server? Okay, of course, you can always argue na yung purpose mo, ibabalansin mo yan. Of course, kasi pag iba yung boto doon sa official count, iba sa transparency server, then you'll end up with conflicting numbers. So that's a possible explanation. But if I were to explain yung sinasabi na whether or not posible ba na within 30 minutes magkakaroon ng transmission, ako, yes, it's very possible. In fact, we have witnessed a lot of tawag dyan, yung closing portion ng botohan in a lot of schools. Marami ding nag-obserba kasi remember mo, lahat ng political parties present naman doon sa lahat ng eskwelahan. So lahat ng political watchers ng watchers sa mga political parties present naman doon. So kung titingnan mo ninyo ang printing kasi ng election returns, yung average time niyan would be 5 to 8 minutes. Kumbaga 10 minutes safe na nakaka-print na ng 8 election returns. So technically kung titingnan mo within 30 minutes admin work yung pagsara, even yung pag-print ng 8 election returns, it is entirely possible, in fact, na makapag-transmit ka ng results sa CBOC, Transparency Board, or even sa COMELEC server in the next 30 minutes. So okay. I don't see it as impossible.
Okay, oh sige. Tapos by the way, ano, you Sec Rio at saka Attorney Emil, if you want to respond right away, just go ahead. Yeah. Ito yung isa, teka sir, ito rin, sagutin niyo rin 'to noon, saka Attorney Emil. So meron bang disparity eventually between what was transmitted sa transparency server na mabilis at saka doon sa official? Yes, mayroon. This was observed on October 18 when COMELEC came up with a forum, no? That was organized by the Ateneo School of Governance. So of course, yung tema ng forum na yon, nandun si PCRV, nandun si Nanfrel, and the guest of honor was of course the chairman, George Garcia, no? Of course, pinapalabas nila doon na nothing went wrong. Yung sinasabi ngayon ni Attorney Emil, that everything was fast and efficient, no? Yun ang tema nila. Pero may pinakita sila, yung point please, yung fourth slide, one after that. No. You want, okay, yan. Itong pinakita nila noong October 18, no? This is official na galing sa COMELEC to, where they showed accumulated VCM transmission. Ang purpose nila sa para ipakita ito sa publiko is that kita nyo yung transmission graph noong 2013, 2016, 2009 ay halos pareho, no? So there's nothing irregular except sa 2022 mas maraming VCM ang ginamit natin. Okay. Kuan kami doon. Pero napuna namin kaagad na dito sa graph na ito, that yung transmission, VCM transmission, peaked at the second hour, which is in sharp contrast doon sa pag-peak ng transparency server count sa first hour, no? Okay. And yung source lang ng transparency server is the VCM transmission. Wala nang iba. Kinuha namin to na on 8:02 using this graph, 8:02 p.m., only 12 million were transmitted ng mga VCM, no? This is official. Bakit nakapag-count ng 20 million yung transparency server at 8:02? So yun ang pinapa-explain lang namin sa COMELEC. No? Okay, so in short, parang hinahanap niyo yung basis ng 20 million votes transmitted. Yes, hanggang ngayon. No? Okay, sige. They can easily show, no? Kung okay. Talagang mayroon silang mapakita. For clarification, si Emil, hindi siya from COMELEC, no? He's speaking as an election lawyer. Kasi nakikita ko ibang mga comments dito. Medyo, hold your horses. Relax lang kayo. Ano to? This is a very good discussion when it comes to the substance of the issue. Ito, okay. Ito lang. Ito. This is an official COMELEC VCM transmission. No? Napapakita na nag-peak yung transmission at the second hour. Hindi okay. Sa first hour. Yeah, Emil, ano bang may unusual ba ron? Yung disparity sa peak transmission? Well, una-una, I think we have to explain na hindi iisa lang yung transmission na nagaganap after voting. Ibig sabihin, the people should understand that there are three separate transmissions. So, ang pinakauna would be transmission to the next level canvassing board, which is the MBOC or the CBOC. Then the second transmission would be to the COMELEC Central Server. And then the third one would be to the transparency server. So magkaiba yan. So there's a possibility. Excuse me. Ito ay VCM transmission, no? Pinakita ko doon sa first ko na sa transmission report, isa lang ang oras yan. So ito ay galing sa mga transmission report, no? Ng mga transmission. Hindi ito dahil ito pumunta sa municipal, dahil pumunta sa... Ito ay isa. These are all what were transmitted by the VCM as per COMELEC. So makikita dito na nag-peak siya ng 2 hours and kung suriin mo pa, at 8:02, 12 million lang ang na-transmit niya. Okay. So saan galing yung 20 million ng transparency server? Yun ang fraud. Yun ang duda na dapat sagutin kaagad ng COMELEC. No? Okay. So officially, you're alleging fraud. Binanggit niyo yung fraud, no? Tama ba? Yeah, Iba yung pinakita nila sa official transmission nila. Okay. Iba naman. Sige, sir.
Wait lang ah. Nakita yung 20 million na, pinakita nila yan sa publiko. Hindi lang inibento yun. Ayun nga. O sige, dapat kasi sumasagot dito syempre COMELEC, no? Pero kaya ka maganda na mayroong petition na sa Supreme Court. Eh, tinatanong na nga namin sa kanila yan eh. Kaya hindi kami sinasagot. Pero gusto ko kasing kunin yung perspective ni Emil kasi unang-una, Of course. Nagpapaliwanag siya as an election lawyer. So yun nga, pakituloy yung paliwanag mo rito, Emil. I'm sorry, Emil. Ayun, wala namang problema. It's just that nga na magkakaibang transmission yun, but there are instances na midway sa second transmission, magkaka-error. Then that's a possibility na nakapag-transmit sa MBOC but hindi natuloy sa COMELEC server or sa Transparency server. But sa akin, okay, bigay na natin. Let's say may kailangan na-explain. Pakita lang ng COMELEC. May kailangan na-explain yung COMELEC. Yes, yun lang naman eh. Paano gumalaw. But I think at the end of the day, kasi yung perspective ko as an election lawyer, may nabago ba sa boto? Because at the end of the day, election, padamihan ng boto yan eh. So when we talk about fraud, then the question is, meron bang pinagbago or pinagkaiba ang boto mula doon na na-generate sa election return as shown doon sa printed election return, doon sa first 8 na binigay natin sa bawat political party, no? So question is, meron bang pinagkaiba ang boto o ang bilang mula doon sa VCM at saka doon sa na-receive sa other end ng transmission. So I think yun yung pinaka-vital eh. Because at the end of the day, kung wala namang pinagkaiba ang boto, kung same pa rin naman, kung 1,000 votes yun, 1,000 din yung dumating sa kapila, then ano ang fraud na pinag-uusapan natin? Because at the end of the day, kailangan natin isipin eh, napakasimple lang yan. Kung man padaya ka, ang dadayain mo boto. Ibig sabihin yan, at the end of the day, from the perspective of election protest, for example, ang tanong lang, may nabago ba or may naiba sa boto na na-transmit? And that's, I think, the very basic question that every person who alleges fraud should first prove rather than talking about circumstantial matters na, oy, may hindi na na-observe na procedure or may delay sa ganyan. Because even ang number one sa election litigation natin is very simple, no? All mandatory procedure all becomes directory after election. So that's the number one rule set by the Supreme Court in a lot of cases. So kumbaga, kahit hindi may nasunod na procedure or merong lapses, at the end of the day, yung question na dapat sagutin, may naiba ba sa boto? Okay. So, yan. So siguro ang best niya siguro as regards the question na kailangan bang i-explain ng COMELEC yung as regards sa pag-peak ng transmission or ganyan, I think we should talk about it in the context of preparing for the next election. Ano ang preparasyon? How do we make it more transparent para wala tayong questions like this? Because remember, at the end of the day, na mas transparent, then walang tanong. Then, ibig sabihin, yun yung pinaka-importante na learning natin of how we can make the process of transmission more transparent so that we can have, para walang bagay na hindi naiintindihan or feeling ng mga taong bayan, may tinatago ang COMELEC. So I think napaka-importante yun for the purpose of holding the next election. Okay. O sige, yun nga, Yusek Rio, meron bang disparity doon sa talagang nabilang? Yes, of course, may tinatago ang COMELEC, no? Because hindi nila sinasagot kung saan galing yung 20 million. At yung sagot nila, katulad din sinasabi ni, huwag na natin baliwala yan. But that 20 million was used to condition the minds of the people na ito ang magiging official result, no? In that 20 million, doon lumabas yung constant vote ratio. Ang explanation ng PCRV at yung COMELEC, well, that is expected because that is the law of large number. Eh kung yung 20 million na yun ay fabricated, no? Wait. Yung 20 million na yun ay talagang hindi napadala, hindi nila masabi yun. Wait, you're so, saying, pero naniniwala ba kayo na fabricated yung 20 million? Kung hindi parang, ma-explain ng COMELEC, fabricated yon. Hindi ba talaga ma-explain ng COMELEC? Eh, inihintay namin. Paano
Ang sa akin kasi sir, ano lang, we're talking here of a very, very, very important issue. Kaya nga sana, iibang mga tao, tingnan muna yung mismong sinasabi ng both sides dito, no? Pero mahirap kasi pag sinabi agad may dayaan. Kasi ang laking numbers na pinag-uusapan dito, 20 million, ha? Hindi ganun kadali magdaya ng 20M. Okay, I'm sorry kung nasabi ko dayaan. Pero nakapagdududa-duda, no? Na hindi pakita ng COMELEC na talaga yung 20 million ay nabilang sa 802. Yun lang naman eh. Okay. Madali. So, sa wala sa amin ang records, no? Oo. Sa kanila lahat yan. At ito ay tinatago nila. Hindi nila pinapalabas sa taong bayan. Okay. Okay. Christian, I think napaka-importante na explain natin yung security features or yung or redundancies ng election system natin. Kasi ang daling mag-allege ng fraud by compartmentalizing a particular portion of the entire process, no? But remember, ang daming procedure yan mula sa final testing in sealing, tinetest, ini-invite lahat. O sige, bumoto kayo eh. Tapos mag-generate. Final testing sealing, I have to explain it. Bago mag-election, few days before the elections, ini-invite lahat ng political parties para check-in kung marunong ba or accurate yung bilang ng makina. So nagpapaboto ang ating mga teachers ng 10 balota. Pagkatapos, ina-allow na bumoto randomly yung mga tao, tapos mag-generate ng election return, tapos makakaroon ng manual counter-checking kung tama ba yung bilang to make sure that the machine knows how to count or the machine accurately counts. Tapos, pagdating ng election day naman, bago magsimula yung botohan, nag-generate yung machine ng dalawang report, initialization report to show na walang boto ang sino mang kandidato. Dapat ipakita na 00 lahat yan. Tapos yung second naman is meron tinatawag na status report para ipakita ng machine. Ina-announce niya sa lahat ng watchers doon na wala pang nakas na vote ni isa. And of course, after the closing of the... Of course, in the middle of the voting, merong tinatawag na voter receipt or VVPAT. So voter verifiable... a paper audit trail. So ibig sabihin, yung mismong botante, pag nagpakain siya ng balota, may lalabas na resibo para i-countercheck ng botante whether or not tama yung pagkakabilang ng makina or hindi. Tapos, at the end of the voting, meron tayong tinatawag na ang proseso pala ng transmission, we have to explain it to everyone, na merong 30 copies yung election return. Ibig sabihin, ito yung physical copy ng resulta ng botohan doon sa presinto. And under the COMELEC rules, under the law, ang transmission nilalagay yan sa gitna. Ibig sabihin, bago ka mag-transmit, meron ka munang 8 kopya ng election returns na na-print na pinamimigay doon sa mga watchers sa baba. Para ma-double check. So, syempre, maraming magre-reklamo, di ba? Para mali yan na transmit, pero yung hawak namin. Oo, ang purpose nun, meron ka ng hawak na resulta na nahawak mo printed form bago mag-transmit ang mga teachers. So ibig sabihin yan, pag mali ang bilang na na-receive sa kabilang side, for example, sa Municipal Board of Canvassers or even sa COMELEC server or Transparency server, there's an immediate way to check if whether may discrepancy kasi may hawak ka ng papel eh. May resulta ka na eh. Andun yun sa first 8 election return. Pag nagkaroon ng successful transmission, magpiprint naman yan ng remaining election return para makompleto yung 30 copies ng election return. So yun yung logic bakit nilalagay sa gitna para okay. May hawak na yung mga watchers. Wait lang, Emil, basic question lang. Yung kine-question ng grupo nila Yusek Rio, yung 20 million votes, reflected ba yun doon sa election return copies? Maliwanag ba kung saan ang galing yun? Well, ang nangyayari niyan, ang question lang kasi, of course, when you talk about, again, large numbers, I know people don't like the explanation about the rule on large numbers, but sa aming perspective kasi as to monitor fraud, we go ballot by ballot. Ang question lang namin na immediate is, meron bang nagbago na resulta ng eleksyon? That is why, for example, just as a brief background,
nung lumabas na yung resulta ng election last May, merong watchers naman si VP Lenny Robredo sa bawat presinto, and meron kaming system na yung aming mga watchers nagpapadala sa amin ng kopya ng election return. So, ang immediate namin actually na ginawa, kasi of course, lahat naman nabigla dun sa resulta, ang immediate instinct namin as election lawyers is of course to countercheck yung hawak namin ng election return na binigay sa amin doon sa baba, na binigay sa aming watchers, na nakita ng aming watchers, nagmamatch ba yun sa na-receive doon sa Comelec server, for example? So, match ba? Walang pinagkaiba. We have not seen a single election return na merong discrepancy. So, ang punto namin dito, if you really want to, I'm not saying again na perfect ang election, but if you're trying to paint a picture of fraud doon sa transmission side, then at the very least, the most basic thing that you should show is nagkaroon ng discrepancy between doon sa prior to transmission results and doon sa after transmission results. Because ako, if may maipakita lang ni isang botong nagkaiba, kahit isang boto lang na discrepancy, ako, I would willingly join them in filing a case before the Supreme Court. Okay. But until and unless that is shown, then lumalabas kayo na parang, ano yan, parang pinag-uusapan natin ang fraud on the basis of what? So yun yung question ko din. Kasi nga, sa akin, ang very basic theory of fraud, merong discrepancy. May tanong din ako, bakit ganun yung paraan mo sa pagpapatunay ng fraud? Eh kung totoong intention mo mandaya sa eleksyon, dapat yung unang isipin mo is iibahin mo yung boto. And ang tanong, may naibabang boto, which I think the petitioner should show. Kaya mag-prove. Oh, yes, of course. ito lang, simple lang ang tanong, Emil. Simple lang ang tanong. So, dahil nasabi niyo na nagawa ito, so, huwag niyo napansinin yung 20 million na yan kung saan yan galing. Ipalampas niyo na yan. Walang fraud. Kunin mo na lang yung aming kanyan. Yung lahat ng sinasabi mo, yan ang sinasabi ng Comelec, no? So ang tinatanong lang namin, kung wala silang tinatago, ba't hindi nila pakita na yung 20 million na nabilang ng transparent server ng 802 na nanggaling sa, wala na ibang pinanggalingan niya kundi sa VCM eh. Pero doon sa kanilang official VCM transmission, 12 million lang ang napadala. So sabi natin, wag yan, wala yan. Ang importante ay yung ito nagawa, na-check yung kan. Tanong ko nga, nakasama ka ba sa mga poll watchers, Emil, noong 2009? We were monitoring po. So we were at the head legal kami So you were with the Lenny's group. May mapakita ka ba na mayroong transmission report na natanggap ang Lenny, no? That was before 7:30 p.m. na napadala. We are monitoring po. There are 106,000 cluster precincts operating. Yes. Pero mayroon kayong kopya ng transmission report, di ba? Binibigay sa inyo yon? Meron sa mga watchers po. But okay. In other words, it's a big election monitoring system. No. Ang tinatanong ko lang, what is the earliest time na nandoon sa transmission report? Do you have anything earlier than 7:30? In fact, I am sure, no, that most of the nakalagay doon sa transmission, pinakita ko kanina, that is one of the first na na-transmit. Okay. No? 8 or after 8 na. So there was no transmission or very little transmission between 7 and 8. Yun ang coming from the gusto VCM. Gusto namin ipakita. Okay, yes. Tama ba? Yan ang punto nyo. From the VCM, papunta sa transparency server, wala kayong nakita pa na ebidensya kami kung Comelec na nag-transmit, yes, pero may nabilang transparency. Hindi kasi laki ng 20 million na pinakita nila. May ganun ba kayo na monitor, Emil? I just have to comment, no? Because ang question lang is, in the first place, they are presenting
a particular data which they claims to be facts. The transmission server, 20 million. Sige sir, patapos natin. Sa public yan, ha? 20 million. But it's not, hindi kami ang nag-invento niyan. Sige sir. Is it to finish my point, sir? Okay. Ang sinasabi ko lang is, ang question, meron bang data apart from that graph which shows kung kailan nagkaroon ng first transmission hanggang sa huli? I mean, ang basis in claiming as regards the timeline was actually a graph coming from COMELEC, and I cannot personally confirm or deny yung accuracy ng graph because of course that came from the petitioners. And this is not from us, this is from COMELEC. This was shown to the public on October 18. But I think Emily is speaking as a lawyer kasi, yes, of course I cannot si Chairman George. Can you explain the 20 million? Alam mo sagot niya? Nadirekto ni Christian. Yung 20 million hindi galing sa COMELEC yan. Galing yan sa PPCRD. So, kung may discrepancy ng ganyan, dapat iniimbestigahan ng PPCRD. That is from words from the commissioner. Okay. Chairman Garcia himself, no? Oh, sige. Oh. So, ilalagay ko mismo. Siya mismo disowned the 20 million. He could not explain it. Okay. Oh, sige. Emil, go ahead. Ayun. So siguro yun nga din. Of course, we can debate day and night regarding kung whether tama yung data or not. But what I'd like to discuss is anong limitation doon sa pagpapa-force mo ng paglabas ng data. We have to, of course, I'm speaking from the side of kung anong rules ng Supreme Court at saka ng Commission on Elections regarding election protest. So the basic rule is that we are not protesting, we are not candidates. No, sir, let me explain. Okay. Sorry. Let me explain. Okay. So exclusive and original jurisdiction over elections, returns and qualifications. Andun na ngayon. No, depende po. It could be in the RTC in cases of municipal officials, pag city, provincial officials, andun po yan sa COMELEC. Of course, we have the HRET, we have the SET, and we have the PET. So in other pero words, just a short one. Yung 20 po, million, sir, tinuro yan sa PPCRV. Okay, let me explain. Garcia himself. Sige, sir. Okay. Okay lang po. Sige. Ayun. So what I'm trying to say here now is ang challenge lang siguro na na-face ng petitioners is how can they actually go around the rule na yung exclusive and original jurisdiction over elections actually belongs to the courts now kung saan pending yung mga election protests. Because remember, the moment you file an election protest, nag-i-issue automatically ang court or tribunal ang tinatawag nilang TPO or Temporary Precautionary Order, meaning bawal galawin lahat ng election document that pertains to a pending election protest. So siguro yun lang yung dapat ma-explain because remember, when you are pursuing questions as regards the legality or the validity of canvas results, then technically you are trying to circumvent the rule on jurisdiction because supposedly RTC yan, HRED set, COMELEC. Ito yung legal aspect. O, di diretso ka ngayon sa Supreme Court. Emil, yun na yung nakikita kong challenge. This is what we did. Okay, Emil and Yusek Rio. Wait lang. Emil and Attorney Emil and Yusek Rio. Ito lang gusto ko lang i-put in perspective kasi ito, sinabi rin ng COMELEC during the forum. Sinabi ni Attorney George. Sa perspective nila, successful yung election although sila mismo inamin nila na marami naging problema. Pero ultimately, meron siyang inamin na yung success or failure ng isang election in so many words depende rin sa perception ng tao. Okay? Ito yung address natin squarely. Kasi kung totoong walang basis yung 20 million votes, well, they have to address that, no? E paano kung hindi naman din? Kawawa rin naman yung other side, no? Yung para mag-isipin mo, nagkakalat ng impormasyon na pwedeng mali pala, no? So yun ang sagutin natin, for example. Emil, tuloy mo yun, yung sa discussion, tapos papasagutin ko si Yusek Rio. Yun nga, ano bang problema kung mabilis yung transmission through the transparency server as reported sa PPCRV? Kumpara doon sa officially transmitted coming from COMELEC. Well,
ang purpose, I mean, kung sa totoo lang, ang purpose ng transparency servers, again, for transparency, para magkaroon ng advance na resulta ang publiko, malaman nila agad. Because remember, ang mga quick count ng mga media, let's say ABS-CBN, GMA, Rappler, pinupull or hinaharvest yung data niyan galing sa transparency server. Because remember, if mag-aantay ka doon sa ladderized system of transmission, matagal. Ang tagal niyan. Kasi remember mo, pasa-pasa yan from one level to another. So kumbaga, ang purpose ng transparency server is to give the public an advanced result of the election ahead of the official count. So yun yung purpose ng transparency server. But at the end of the day, again, I have to clarify, hindi po official count yung transparency server. That is the reason why all media companies would state that this is only a partial and unofficial count. So kung napansin nyo, yung election day nakasulat yan. Because okay. That is the very nature of a transparency server transmission. It is unofficial and it is partial. Unofficial because hindi po yan yung basihan sa pagproklama. Partial because it cannot guarantee na merong 100% transmission. Because there are transmissions na nag-fail sa level ng presinto na nangyayari ngayon, sinisweep yan by manual uploading sa level ng MBOC or CBOC. So yun ba yung pwedeng, ano? Yun ba yung pwedeng reason, Attorney Emil, kung bakit yung peak sa, kumbaga nakapag-transmit pa ng ibang boto after 802? Yun ba yun? Minsan kasi po may situation yan. One recent modification ng COMELEC sa procedure is that noong panahon namin 2010, 2013 elections, ang protocol ng COMELEC is that pag nagkaroon ng failed transmission sa level ng clustered precinct or doon sa presinto, automatic i-upload na yan. So pag in-upload mo na yan manually doon sa CCS or Canvassing and Consolidation System ng MBOC or CBOC, ang nangyayari ngayon, na naipasok mo ang boto doon sa official count pero bungi ka doon sa transparency server at saka sa COMELEC server. Okay. That is why binago ng COMELEC, I think starting 2019 elections and 2022 elections, ang ginawa niya, hindi niya pinadiretso sa protocol na yon. Ang ginagawa ngayon ng COMELEC, pag nag-fail doon sa presinto, dadalhin mo yung makina sa canvassing center and mag-a-attempt ka uli ng electronic transmission. Tapos, pag nag-fail pa rin yung electronic transmission at the canvassing center, then that's the time that you actually manually upload. And there are a lot of cases dahil wala dong signal sa school pagdating doon sa kabisera ng town or city, nakapag-transmit na okay. Because mas maganda na yung signal. So, Attorney, sorry. That's before. The cost na merong mga late na nare-receive doon sa level ng transparency server. Sige, ito lang. Yusek Ria, before I call you, no? Para lang ma-address to sufficiently. Saan galing yung 20 million votes? Napoleon, pasensya ka na. Pakitanggal yung name calling. Huwag tayong mambastos dito, okay? Huwag tayong bastos mag-usap. Miski joke yan, okay? I won't read the next part. So yun nga, yung 20 million votes. Sa monitoring nyo ba, Attorney Emil, as a kakampik lawyer? May nakita ba kayong questions as to how that came to be? Bakit sumulpot daw yung 20 million? Kasi nga, pag nagamit to for propaganda purposes, either for or against any particular person, kawawa yung mga tao. Doon tayo mag-focus sa facts, no? Sa monitoring okay. Nyo, wala ba talaga naging basis yung 20M? Actually, nga unang-una, to be honest with you, kung ako kasi tatanungin mo, kung election lawyer ako ng isang kandidato, if I were to trace if may fraud or wala, the transparency server would be the last thing na titingnan ko. Okay. Ang una-una kong titingnan is accuracy ng pre-transmission result doon sa transmitted result. That is why yung instinct namin, i-compare agad yung hawak namin election return doon sa na-transmit. May nakita ba kayo doon? Wala. In fact, yun yung mismong ginawa ng PPCRV. Remember mo, the PPCRV did a manual counter-checking and comparison ng
ng copy nila ng election return doon sa transmitted result. And of course, we all knew na wala silang finding na may discrepancy. And of course, ang second mode mo na natitingnan is yung tinatawag nilang accuracy ng count. Because remember, ang pinag-uusapan natin dito, level na ng election return, ibig sabihin yung resulta na ng final na bilang doon sa presinto. But there is a prior question na whether or not tama ba ang bilang ng makina in the first place. Okay. And doon pumapasok yung tinatawag na random manual audit or RMA. Okay. Ang RMA, ito yung sa bawat legislative district sa buong Pilipinas, nagkakaroon ng mano-manong bilang. Ibig sabihin, pinapadala sa Maynila yung buong ballot box kasama yung physical ballots at saka bibilangin isa-isa yung balota, then ikukumpara ang resulta ng mano-manong bilangan doon sa election return. So ang purpose niyan is to actually just remove the possibility na mali ang bilang ng makina or preloaded ng result yung makina. So tawag doon random manual audit. And this process of post-election audit is mandatory under the law. And in the part of the recent 2022 elections, ang nagsagawa po nito hindi naman yung COMELEC. Ang nagsagawa okay. po nito is yung Lente at saka yung NAMFREL. Okay. So yun po yung counter-checking natin. Pasagutin natin si ano si Yusek Rio. Again, yes, so, teka lang kasi, ah. Kasi nagko-comment dito. Teka lang, sir. Mas maraming oras si... Sir, wag kayong magtampo. Ang problema ko rin sa grupo na ilang mga supporters nyo, ang lakas magduda. Pati kasi ako binabash yung social media, supposedly okay, okay. for sorry, not sorry touching on this issue. For example, ito, okay. nagsasabi sila, oh, pagsalitain mo si Yusek Rio, siya yung pinagsalita ko during the start to actually lay down the foundation or the basis of our discussion. Okay. So wala pwede po itong mali siya. Opo, I won't interrupt okay. you. Okay, so yun, maraming nasabi si Attorney Emil na... Pero ang gusto ko lang madinig sa kanya, binabaliwala mo yung nagkaroon ng pakita sa publiko ng 20 million na hindi mapakita ng COMELEC o yung PPCRV na talagang may transmission na ganyan. Dahil dun sa assessment, dun sa official transmission, VCM transmission na pinakita mismo ng COMELEC, 12 million lang pa. So ibig sabihin, baliwalain mo na yan. That is, wala yan. Okay. Hindi bilis ang aming argument dito, no? Ang argument namin dito is on that first hour, nakaduda-duda yung pagbilang ng 20 million. Kung talaga nangyari yan, ang dali talaga, pakita lang ng COMELEC o PPCRB, oh ito yung resulta ng mga transmission na pagpakita na ito yung 20 million. Wala silang mapakita hanggang ngayon. Diba? Talagang kinakaw nila. Iba, mga ganyan mga sinasabi nila. Yung sinasabi ni attorney, para ito. At doon sa MRA, hindi ba, Christian, may tinanong ako doon na binasa mo? Doon sa RMA... Ayan, at least coming from you, Sec Rio, I gave that group all the ample time to actually lay down their allegations. Nababastasan kasi ako sa ibang mga kasama nyo, honestly. Okay. I'm sorry for them. No? I mean... Pero kasi hindi kami nabibigyan ng, in other words, kayo, bastos, yun na lang ang aming identity. Hindi na binibigyan kung tama yung aming mga arguments. No? Bastos kayo, yun lang. Tapos, hindi. During that, when you read, and I'm very thankful for that you read my question, ang tanong ko, sino makapag-assure sa voting public na walang tampering nangyari from the precinct, yung mga randomly selected precinct all over the country, no, from Mindanao, na pinadala sa Diamond Hotel. No? Ang sabi ng COMELEC, mayroon daw silang inimbitan ng mga poll watchers. No? Mayroon ba kayong poll watchers na nagsama sa mga kwan? Yes, sir. Mayroon po. Okay. And then they, all the time ba, kitang-kita nila? Kahit yung yes, 3 days travel, kakikita nila yung kwan. Sa, yes, sir. Kung nasa aeroplano, saan nilagay yung... Malaki yun, ha? Malaki yun. And can they, no? In other words, magpalabas sila ng sworn statement, no? Ito yung kwan, ha? Have you gotten sworn statement? In fact, COMELEC should have done this. Get sworn statement or even NAMFREL, no? Because ilang watchdog. Sworn statement na
when I accompanied this ballot box, I can give you a sworn statement that it was never tampered. Mayroon ba short statement na ganyan? Sir. Anyway, wala. I can answer that already. Yes, so, yeah. Sir, because okay. Remember mo that the process is very simple. I mean, whether in life, whether in law, the fact is very simple. If you're the one alleging fraud, then you should be the one who should prove fraud. Exactly, because you're the one painting fraud before the eyes of the public. So yes, if you were assailing, if you are questioning, then you might as well show us fraud. But rather, ako to be honest with you, sir, ako, I have to state this categorically. If you can show me proof that there was fraud, yung 20 million, yun ang aming pinapakita sa iyo. I'd be willing to volunteer as your election lawyer, but, okay. You know, because kung sa totoo lang, if there is a party or a segment of the society which is most interested to see fraud, ako yung unang-una, number one fan po nun, sir. Ako unang-unang gustong makatuklas ng fraud. But ang point ko dito is we've done everything, we've swept everything, and we saw nothing. So no, ang akin because kasi, the data is being hidden from us. No, sir. We challenge Comelec to show that there were actually transmission from 7 to 8 that will account for 20 million. Yun lang tanong. Pag may naipakita sila, That's why, sir, a question, ibabalik ko lang. Of course, I would be very interested to hear a categorical answer from you. May nakita ba kayo ni isang botong discrepancy? If you can answer my question, I would be glad to hear. May nakita ba kayong boto, discrepancy? Yung 20 million ngayon ay doon sa amin sinaliksik, hindi pwede mangyari yun dahil 12 million lang ang napadala ng BCM noong 2 p.m. Is your answer... So is your answer an admission that you only checked on the basis of that large number transmission and you have not seen any discrepancy at the level of election returns? Hindi ba discrepancy yun? Ang pipalabas ng transparency is 20 million, ang official transmission. Hindi ba kanyan? Sir, as a lawyer, okay yan sa iyo? Yes, sir, because remember mo, when you talk about discrepancy, ang ibig sabihin ng discrepancy, may pagkakaiba sa bilang. Yes, 20 million ang pinakita ng Treasury and 12 million ang pinadala. Is that not discrepancy enough? No, sir, when you talk about discrepancy, we talk about the votes. Because at the end of the day, of the votes. Because this is an election. Yeah, ang pinadala na boto is only 12 million. Okay, teka lang, ilinawin ko lang yung, sige, para malinaw yung tanong. Okay, Yusek Rio. Siyempre, may problema talaga. Mukhang magkaiba kasi ng idea exactly. Ng discrepancy mga tao. Okay, ang pinupunto ni Attorney Emil, discrepancy doon sa nabilang at saka doon sa nakita mismo. Sa boto, di ba? Okay, ang sinasabi okay, Attorney Rio na discrepancy, yung 20 versus ilan? 12 million lang. Pero in terms of the... big data or numbers transmitted. 8 million, ha? Oh, hindi. Bali-bali na natin. Linawin ko lang, Yusek Rio, may nakita ba kayo na discrepancy doon sa tinransmit ng transparency server at saka doon sa actual na boto eventually in the end, miski mabagal? Hindi kasi bilis ng TS. Ang point namin, because yung pinakita yung large number na yon, kinundisyon na ang mind ng tao na ang kung ano yung official report ng o magiging pero ang tanong ko yung si Creo. Opo. Huh? I get it, oo. Na baka nagamit for conditioning. Pero kasi nga pwede rin siyang i-argue ng ibang kandidato eh, 'di ba? For example, noong 2016, 'di ba? Ginamit din naman 'yan ng mga kalaban ni VP Lenny, tama ba? Yes, correct. It was in fact the ground of Bongbong Marcos in filing his protest back in 2016. And the Supreme Court actually dismissed that
that ground of doon sa election protest niya. Precisely because of that. Hindi yun ang point ko eh. I mean, noong 2016, I was for doon sa petition ni BBM, no? Because I ako yung pan eh. Nakikita ko na talagang pan eh, no? I in fact you can ask Glenn Chong, Attorney Glenn Chong. I was supporting him all the way during the all the hearings, no, conducted at the time. And now I see the same results, no? So ganito na ito since 2010. Wala na. And every time ito po, Pumilek ang nagkakasabi na okay lahat, okay lahat. Hindi nagaganda yung ating election system. In fact, kung matandaan nyo, it was President Bongbong Marcos who said in 2016, itong Smartmatic na ito is a cheating machine. He said that, you know, without any proof. Pero sinabi niya yun. Eh, kaso siya nanalo ngayon. In other words, sinubaybayan natin, ikaw rin, election lawyer, no? And I don't see that this is good for a democracy. Na magkakaroon tayo ng mga itong duda, tapos because, you know, na mag-depende tayo because it is for our own good. No? Let us think of the good of the country. No? Again, 2016, I was defending Glenn Chong when he said na may dayaan, no? And he has so many fun. Pero ngayon, it's different. Noong kay Glenn Chong, wala siyang ganong ebidensya. No? Yung mga reports lang na there were transmission ahead of the closing time. Ito may ebidensya kami that the transparency server counted 20,802,000 but the official transmission was only 12,000,000. That is our evidence. Okay. Dapat sagutin yan ng COMELEC at hindi pa kung ano-anong klaseng mga explanation na ginagawa katulad ng ginagawa mo, attorney. Okay. Because we are after here na itong election natin is the bulwark of our democracy. I think that's a very good point. Pero yung Yusek Rio, pasagot din, yung mga nagtatanong dito, no? So may nakita ba kayo na discrepancy doon sa mga election returns kumpara doon sa 20? Hindi ba na-trace yung 20 doon sa election returns? Na suppose may copy iba't ibang partido? Yung time na yon na nagpakita ng 20,000,000 was more of conditioning the minds of the people. Oo nga, pero eventually, at the end of the elections, kasi di ba bago mag-transmit, yun nga ang nakakapagtaka. Wait sir, pwede ko matapos sa manakong sandali. Wait lang sir. Okay, sorry. Di ba bago mag-transmit, printed yung election returns. So iba't ibang partido na may copy nun, they can double check kung yung na-transmit na dun sa papel, di ba? So meron ba kayo nakitang ganun? Na hindi nyo matrace yung 20M dun sa papel? Kasi dito, wala yun eh. Doon sa 20 million na yon, wala yung mga sinasabi mo, no? That comes in. Yung nga nakapagduda-duda, no? Hindi tumugma yung transparency server at yung mga pinadala, tumugma lang later on. And then perfect yung accuracy ng dalawa. Later on tumugma, pero during that period hindi. Kina sinasabi niyo? During that 2.5 hours hindi. Na hindi ma-explain ng COMELEC. Then nakita mo na sa pag during the third day, nag-compensate yung transparency server para at the end, tumugma yung official count sa transparency server. So mukha bang manipulated? I'm sorry? Parang sinasabi niyo ba rito mukha manipulated? Yes! Eh teka, paano kung printed na pala sa ER? Kung printed sa ER, no? Okay. Yun din ang binigay sa teachers. Time out. Ito lang para intindihin yung nanonood sa atin. No? May papel na tama ba? Correct me if I'm wrong. Both of you. May election returns. Kopya. Walong kopya. Ipiprint na yan bago pa mag-transmit. Correct. Para kung sakali magkaroon hocus-pocus sa printing, pwede mo i-double check. Teka, bakit sinabi mo may 20M dyan? Pero dito, wala naman. Nakita ba yun o hindi sa papel? Yun nga ang sinatanong ko kay attorney. Doon ba sa transmission report na nakuha ng mga poll watchers nyo, ano ang pinakamaagang oras doon? Sir, ito kasi, umiikot-ikot tayo. Sagutin mo muna yun, may masabi ka? No, umiikot-ikot tayo. Ang tanong lang,
May pinagbago ba? May meron ka bang naipakita na may kandidatong nag-benefit na dagdagan ng boto? Ni isang botong duling. Oh, isang botong duling lang. Meron 20 ba? 20 million meron... hindi lang isa. 20 million na botong duling. Oh, duling na duling po, sir. Correct. No? Duling na duling po yung theory natin. Yun lang, yun lang ang aking pinapakita. Yun lang ay dapat COMELEC ang mag-explain yan. Because that is their responsibility. In other words, huwag nila sabihin, oy, kayo, tama na yan, tama na yan. Basta yung 20 million, PCRV ang nag-responsibility yan. Hindi amin yan. So tapos na ang istorya. So wag na kami mag-silent na kami. Ay, kung ganito, hindi natin ma-improve ang ating election system. Siguro, while we can see na merong, of course, one of the things na nasa-sacrifice natin by shifting from a manual system of election to an automated system of election is lesser yung transparency ng automated election system. Admitted yan. Why? Because of course, nung mano-manong bilang, makikita mo yung mano-manong pagbilang. Unlike sa makina, hindi mo alam paano nagbilang yung makina. Of course, we have to admit, di ba? Merong nag-surrender tayo to a certain extent ng transparency. But ang added benefit niyan is that mas naging mabilis ang sistema. So the question is, paano ngayon kinompensate ng batas yung lesser transparency? Ang ginawa ng batas ngayon, nagdagdag siya ng tinatawag na security features or redundancy, or in every step in a way, may sistema siya para ma-monitor mo to countercheck. That is why before election, chine-check yung bilang ng makina. Bago magsimula yung botohan, pinapacheck uli yung bilang ng makina. Before mag-transmit, nagbibigay pa ng resibo to check kung tama yung bilang ng makina. Before mag-transmit, nagpiprint ka pa ng papel just to make sure na walang hokus-pokus sa transmission. Ang point natin dito is that while we can always argue that the system is less transparent, but it does not automatically mean that there was fraud. In other words, the equation is not automatic. Not because na hindi siya transparent from your own standard or you're not happy enough with the level of transparency. My point is very simple. It does not automatically mean that there was fraud. Perhaps you can say, perhaps the COMELEC can make some improvement to make the process more transparent. But to allege on the basis of questions and doubts and conjectures and speculations that there was fraud because hindi natin naintindihan or nakita, I think that is a very dangerous na process. We are not alleging anything. The 20 million came from the transparent server. Hindi namin yan inimbento. The 12 million came from the official VCM accumulated transmission. Hindi namin inimbento yan. So yun lang ang question namin. Why is there at 8:02, 20 million counted when only 12 million were transmitted? As simple as that. Kahit anong mong paikutin lahat yung mga arguments mo. Saan na masagot lahat yan ng COMELEC through the Supreme Court petition? Sagutin lang yan ng COMELEC. Okay. Hindi mo masagot yan, I'm sure. Ito, sagutin lang yan ng COMELEC. May tanong at yun dito. Ang dapat sagutin nila. Kaya namin dinala na sa Supreme Court kaya hindi nila kami sinasagot. Okay. May tanong dito kay Attorney Emil. Si Lot Aguilar. Hi, Lot. Posible ba na mas mauna maging malaki ang number sa transparency server kesa sa local precincts? By design, dapat talaga mas maunang lumaki ang bilang sa transparency server compared mo sa official count. Because remember, remember mula sa VCM or sa level na presinto, nagja-jump yan sa national na. Kumbaga, national na yung pag-consolidate niyan. On the other hand, ang official count natin, dumadaan po yan dun sa ladderized system. Step by step po yan. For example, mula sa presinto, tatalon muna yan sa municipal level, iipunin lahat ng boto, mag-aantay na makompleto, tapos saka po tatalon sa provincial level, aantayin na naman na makompleto at maipon lahat ng boto, saka tatalon po sa National Board of Canvassers. So kung titingnan ninyo, because marami pong dinadaanan,
syempre, in-expect natin po na mas mabagal po ito kumpara sa transparency server. Because yung transparency server goes straight from the VCM, straight sa consolidation at the national level. Kumbaga, shortcut, hindi na siya dumadaan doon po sa ladderized system na in-explain ko. Okay. Yun, well, yun lang ang tanong namin talaga. No? Okay lahat yung sinabi ni Attorney Emil. Tanong lang namin, bakit hindi mapaliwanag ng COMELEC sa taong bayan, sa mga voters, kung bakit nagkaroon ng ang transparent server ng 20 million count nung unang oras, when in fact, ang na-transmit lang, no? Hindi na ito bilis. This is already fraudulent, something being shown fraudulently to the public at 802 na hindi ma-back up ng transmission. Yun lang ang tanong namin. Kahit anong pasikot-ikot mo dyan, bakit yung official transmission ng 802, 12 million, ang nabilang is 20 million? Yun lang ang tanong namin, no? Okay. Oh, wala na reklamo iba rito, ha? Baka sabihin niya naman. Ano, ha? I can understand the passion of you, Sec Rio. Actually, I respect you a lot, no? Kaya madalas ko kayo kausapin. I've been covering you before. My passion is to have an automated system, no? That will have no more problem that we had since 2010. No? Oh. Sir, yung sinabi kong bastos kanina, hindi kayo kasama dun, ha? You know what I'm talking about. Well, may pagkabastos din. Hindi kayo. I respect you a lot. Kasi magka-chat kami lagi niyan si Yusek Rio, eh. Okay? At tapos, sa pagtatapos, ito yung ano, ito, I think, nadidinig niyo to all over, no? Sinasabi, I think this comment by Charito Miranda is representative of what other people, I suppose, yung 31 million, think about the issues that you're raising now. It's all over. Move on, people. There's nothing you can do about it. To be blunt about it, nababasa ko rito social media, no? Inga, pakisagot muna, Yusek Rio, and then si Emil. Yeah. Ito yung tanong, basically. Gusto ko lang tumbukin. Talaga bang nagkaroon ng dayaan? Questionable ba talaga yung resulta? O baka naman hindi lang makamove on? Hindi lang matanggap yung resulta na ang nanalo si Bongbong Marcos? Okay. Ako, I am convinced that nanalo nga si Bongbong Marcos, but not at that very big margin. Because ito ay hindi tugma doon sa na-obserbahan namin. No? But hindi yung panalo sino dito, si Lenny nanalo noong 2016, ako rin ay duda rin noon. Dito ngayon in all honesty, I think, no, talagang dahil may mga surveys and blank check up, talagang mananalo si BBM, but not that big, no? Pero ito is that we are seeing manipulation. So, since 2010, ito na yung nakikita natin since 2010. Smartmatic yan, Smartmatic. Tayo na lang ang bansa na gumagamit ng Smartmatic, no? Na-ban na yan kahit sa Venezuela, the country of origin. Bakit malakas ang hatak ng Smartmatic? No? Dapat si BBM mismo nagsasabi na Attorney, ay Yusek? Teka. Nawala ba si Yusek? Alam, ginawa mo, Christian. hindi ko po kasalanan yan, ha? Nako. Internet connection lang. Sige, intayin natin siya makabalik. Ikaw muna siguro, Attorney Emil. Oh. Hello? Ay, teka, bumalik na. Nag-freeze kayo. Yun lang, I'll just cut it short. Ito is not, I am fighting here for a better automated system. No? Because even Attorney Emil will say that noon pang 2010, mayroon na mga nakikitang irregularity. No? But we accept it because mag-move on lang tayo. But if we do this, wala na. If we still use Smartmatic, no, which was already junked by the President Duterte and BBM on 2016, bakit pa natin ginagamit to? So yun lang. Okay. No? That is my only purpose. Okay. It's not who won, no? But sige. I would want to see a more transparent way of automating our election. Okay. Sige. Kayo naman, Attorney Emil. Okay, so, mula noon kasi advocate ako ng automated election system because if you were to ask me,
I oversaw the protests in the 2010 election because I joined COMELEC at that time. So nakita ko yung resulta ng protesta. Sa election protest kasi binibilang yung lahat na nagki-claim na dinaya, inaalaw ng korte, pabuksan lahat ng balota, mano-mano natin bibilangin, ikukumpara ang mano-manong bilang doon sa election return. Binibigyan ng chance. And in all of the cases filed in 2010, wala nakapagpakita na merong discrepancy yung makina. In 2013, same case, no one showed na nagkamali yung bilang yung makina. Same case with 2016, 2019 elections. So in other words, if you ask me as regards the accuracy ng makina, kumbaga, for me, because sa nakita ko and experience ko, willing ako bigyan ng benefit of the doubt yung makina. Na ibig sabihin, the automated election system as against the manual election system, I would choose the automated election na walang pagdududa, ni walang doubt, yun yung pipiliin ko because proven siya. But then again, I support the petitioners in calling for improvement of the automated election system. More because transparency. They're proposing, in fact, hybrid, no? Yes, if there are ways to actually improve the automated election system, then I would support it. But as mentioned by UC Creo, one thing na napansin ko, ako kasi very simple yung aking judgment, no? When I saw the noise, I mean, when I saw the allegations, I immediately checked who are the people behind this. So nung nakita ko, it appears that these are the same people who are calling for the hybrid elections. And as much as we want to call it the hybrid elections, but hybrid elections is actually manual elections because it involves manual counting of ballots. And once again, napakita na yan, nagkaroon na yan ng time and motion study, nagkaroon ng inallow sila to present sa COMELEC. And one thing yung naging resulta dun sa experiment on hybrid election, it was not accurate, it was long, and it was ultra expensive. So yung point ko is sometimes when we see noise like this, tingnan natin agad ano ang motivation or intention behind this movement. While I support for greater transparency sa automated election system, but we don't want to be caught in the trap of actually people being pushed towards the direction of returning to a manual election, including a hybrid election. So yun yung kinakatakot ko na baka mamaya because of allegations like this, which in the first place, hindi nga proven kung merong nadagdagan or merong modifications sa boto, then ang question ko is, we should be very careful in throwing these allegations because you put the automated election system under threat, which for me is still the best option for us. So, yun siguro lang. Ako, I would support call for transparency, but the question, kung may allegation man ng fraud, sana patunayan muna bago tayo mag-cast ng doubt publicly because you know, it affects the legitimacy of the process. Yeah, okay. Paano may patunayan kung lahat ng data ay tinatago sa atin? Yun lang. Okay, sige. Yan na yung final word. Okay na po ba kayo yung ating mga panauhin? Naging mainit yung discussion and I hope may napulot po yung mga nanonood sa atin. No? You can understand the passion of both guests kasi I think wala namang disagreement na we need reform still in this hour, in our election system. And I think, to be fair, yung COMELEC very open din dito. No? Kasi nga, marami talagang dudang pwedeng sumulpot kung hindi ganun katransparent yung proseso. We know that the process already is transparent pero mas pwede pang gawing transparent. At kailangan yung mga questions kasi sagutin squarely. And by its very nature kasi political to pinag-uusapan natin dahil election no? And highly charged emotions can come up right away. So again, let's just all focus on the facts and I hope nakatulong sa ating mga nanonood itong discussion. Attorney Emil Marañon and Undersecretary Eliseo Rio, maraming salamat po for joining and, us. I apologize to Emil and to you. Christian, no? Ay, sir, ano lang yan. alam nyo, napansin ko rito kasi sa Pilipinas, hindi sanay sa mainit na baritaktakan yung mga tao. And sometimes yung mga tao kasi feeling nila pag nagkakasagutan, magkakagalit.
Hindi naman ganun. Hindi tayo kasi attorney breakfast tayo one of these days. Pwede ba niyo ako isama dyan? Yes, sir. Isama ako pagbalik mo. Isama niyo naman ako dyan. Sure. Ayan. Sige, maraming salamat po for joining thank us. Thank you tonight. Very much, Chris. Maraming salamat. Thank you very much, attorney. Sir, maraming nice salamat. Nice meeting you again. Thank you. Ayan. Okay na. Ano, may napulot ba kayo? Alam niyo, naiintindihan ko yung ano, yung passion coming from either side, no? Ang iniiwasan ko lang dito kasi minsan, kung mag-a-allege tayo ng duda, kailangan factual yung basis, no? It goes both ways, kung ano man yung political persuasions nyo. Pati yung mga pang-ano, yung troll behavior, dapat iwasan din yan, no? Kung baga, huwag niyong gayahin yung troll behavior ng mga loyalista, mga blind loyalists nung current president and the previous president, no. So kaya ako inilatag itong discussion na to, not for anyone to actually further spread disinformation or whatever. Gusto ko lang sanang pag-usapan yung baseline facts and tingnan niyo both sides ano may mga punto. So I think malinaw naman kung titingnan niyo kasi yung logic and also legality ng mga pinag-uusapan natin dito kanina. So, abangan natin ano ba maging action ng Supreme Court dito sa petition ng grupo ni Undersecretary Eliseo Rio. And inya, malaking bagay dito, a big part of this issue can be addressed if the COMELEC would answer questions even more squarely. Bakit ko sinabi even more squarely? Kasi to be fair, yung current COMELEC chairman, sumasagot naman mabilis, di ba? Sa kaya nakakita ng COMELEC chairman na very available sa mga media interviews. Pero kulang pa rin. Okay? Especially kung merong questions na legitimate at pwede mag-trigger ng, let's say, public outrage, whether for better or for worse, whether the basis is wrong or not. Sagutin ng COMELEC. And then sa akin naman, pag sumagot, busisiin niyo yung sagot. Huwag naman tayong magkaroon ng parang blinders. Kasi kung tiisipin niyo, napaka-polarized ng bansa natin ngayon . Kumbaga, it's very difficult to convince one side to actually consider the side of the other. Yan ang problema natin dito . And a big part of that is driven by disinformation . Ngayon, kahit ano pa yung political persuasion nyo, tingnan nyo yung facts. Okay? Pakinggan nyo mabuti yung arguments and make a good judgment out of that. Hindi yung ngayon, hindi, naisip ko ganito . May dayaan. Talaga may dayaan, di ba? O kaya naisip mo, hindi, walang dayaan. It was a perfect election. Talagang walang dayaan. Obviously, this is not a perfect exercise kahit ano pa yan. Okay? So, tingnan natin mabuti yung validity ng mga arguments, sa mga accusations, and then tingnan natin yung factual basis. Yun ang suggestions ko sa inyo. Okay? Mukhang hindi ko na rin kailangan ng kape today. Nagkape ako para sa episode na to kasi nga, ang aga-aga dito . Ayan. Before I end, gusto ko lang batiin yung mga na-meet ko dito sa Toronto. Ayan. Kasi nga, as mentioned, last time nandito po tayo sa Toronto, Canada ngayon. Dahil nagde-deliver tayo ng series of lectures. Ang topic po ng lectures na dinidiscuss ko rito, yung democracy at stake. Basically, yung pinag-uusapan dito, paano ba nilalabanan at dapat labanan ang disinformation. So, ito yung part po ito ng McLuhan Fellowship, as I mentioned before. And last night, I delivered the first of a series of lectures at marami ako mga na-meet from the Filipino community dito sa Canada. And gusto ko na silang batiin. Nakalimutan ko yung isang papel. Nandun nakasulat . So, si Ma'am Beth Ruby Vivar, yun. Thank you po for watching. Si Olivia or si Ma'am Livy Camacho, si Chito Villaroya, tapos yung mag-asawang sina Jason and Leslie Reyes at saka anak nila si Nathaniel, na-meet ko sila last night. Tapos si Ma'am Jeanette at saka si yung asawa po niyang si Mr. Noel at saka po yung tatlong anak nila. Forgot the piece of paper. Ang sweet ng couple na to, no? Sumulat pa sila sa akin. Handwritten, no? Parang expression of support. Tapos inabot sa akin last night. Madalas daw manood yung pamilya, buong pamilya nila dito sa programa natin. Tapos si Ma'am Tere Gonzalez.
Ayan, na-meet ko din siya kagabi. Maraming salamat po for your continued support. Nagulat nga ako dito kahapon eh. Naglalakad, pakalat-kalat ako dito before the start of my engagement. Pinakasalubong ako sa pedestrian walk, yun niya. Binati ako, kala ko basher eh. Kasi sanay tayo sa bashers eh, no? Nakababa kasi yung face mask ko. Tapos sabi, ay sir, no, I usually watch. Ayan. So, it's good na meron tayong interaction with our fellow Filipinos dito sa Canada. Actually, I don't care kung ano man yung political persuasions nyo, pero pag nasa abroad tayo kasi masayang nakaka-meet natin yung kapwa Pilipino natin. And we don't have to talk about politics, sa totoo lang, no? Maganda mapag-usapan yung iba't ibang mga bagay, things that bind us instead of things that that divide us. Babasahin ko lang ibang mga comments dito. Si Roberto Carlos watching from Paris, France. Paki-shout out. Ito nang baba, si Rolando Rito. Si Leonardo Villanueva watching from Ontario. Hindi ko ma-pronounce masyado. Na-encounter ko na yung probinsya na yun, pero hindi ko ma- itong area na to. Baka ma-mispronounce ko. Tapos si Marites Lucero watching from New Jersey. Okay. Ayan. Si Yuris G. Pakigreet ng happy birthday ang tito Ellie at sister ko na si Trina. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Ano pa ba? Si Marites Letigio. O Letigio. Ayan. Hi sa'yo. Sino pa ba? June Flores, dapat sagutin ng Comelec ang tanong. Teka na, wala. Gumalaw yung ano ko. Kevin, hello from Ireland. Si Cecilia Lupena, avid fan from Cambridge, Ontario. Shout out po. Ayan. Tapos si Divina Banday from West Midland, England. Si June B, sama ko. Watching from Bromley, United Kingdom. Mukhang ano, no? Magkakaiba yung time zone dito, pero maraming salamat. Si Liberty, sorry, Frondoza, watching from Montreal. I will be there this weekend sa Montreal. Pero from here, I'm going to Ottawa, tapos Montreal, tapos Vancouver. Tapos si Dennis Leonardo, watching from Jacksonville, Florida. Si Off NL, watching from Winnipeg. Ito, si Maridil De Vera, watching from QC. Huwag mo sabihin lang naman, ang ganda-ganda ng, ano, ng Pilipinas. Ayan. Si Lois Toroba, si Wilma Mamburang. Ayan, marami. Ito, may troll tayo dito. Papansin ba natin ito? Wag. Masisira ang ano natin, ang araw. Well, si Carol Academia, welcome to Toronto, Canada. Ayan. Tapos si Melanie K, always watching from Sweden. Ayan. Ayun, sige. Tapos si Lydia Revilla. Ayan, welcome to Canada. Enjoy the nice weather. Ayan, maganda yung weather natin dito so far. You know? Pasensya na kayo. Ang background natin, kama. Kasi wala tayong ano. Teka, nakasulat pa pala yung ano natin, yung title dito. Anyway, yun po. Maraming salamat for joining us. Tapos makita-kita po tayo sa Wednesday. May mga pag-uusapan po tayo uling issue. At least, nakapag-file na po ng criminal charges ng Department of Justice against the alleged masterminds of the Percy Lapid killing. Ang laking issue yan. Hanggang dito pinag-uusapan po yan. Pero tingnan natin, tutukan po natin na sana talaga mapapanagot yung lahat ng may sala. Especially the masterminds, or kung meron man silang kakutsaba, kung meron man nag-utos pa doon sa masterminds na tinuturo ngayon. Tingnan natin mabuti. Okay? Maraming salamat po for joining us tonight, and ayan, good morning from Toronto, and thank you for your continued support po.